Magandang araw mga bata! Kamusta? Masaya ako. Makita kayong muli. Ngayon ay makikilala natin ang mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal, pagkwekwentuhan ng masasayang pangyayari. Handa na ba kayo? Magaling! Ang mga sumusunod, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagbubuklod ng pamilya at mali naman kung hindi. Sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. Magaling! Tama ang sagot. Anak na sumusunod sa paalala ng magulang. Mahusay! Tama din ang sagot. Madalas na pagsigaw sa magulang. Mali din ba ang sagot mo? Tama! Pamamasyal ng sama-sama. Tama din ba ang sagot mo? Magaling! Nagpapaalam sa magulang bago umalis ng bahay. Tama din ba ang sagot mo? Mahusay! Magaling mga bata! Ngayon, sa araling ito, mauunawaan natin ang kahalagahan ng mga gawaing makapagpapakita ng pagbubuklod sa bawat pamilya. Handa na ba kayo? Samahan ninyo akong basahin ang isang maikling kwento, ang aming pamilya. Ang aming pamilya ay masaya. Namamasyal kami ng sama-sama. Si nanay at tatay ay maligaya, pati ang ate at kuya. Sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong. Ayon sa tulang inyong nabasa, ano ang ginagawa ng kanilang pamilya? Tama! Namamasyal ng sama-sama. Paano niya inilarawan ang kanyang pamilya? Magaling! Ang kanyang pamilya ay masaya. Ano ang nararamdaman ni nanay at tatay? Tama! Ang nararamdaman ni nanay at tatay ay maligaya. Magaling mga bata! Kayo ba ay mayroon ding masayang pamilya? Sa anong mga paraan nagiging masaya ang inyong pamilya? Ano-ano ang inyong mga ginagawa sa inyong pamilya? Bakit? Subukan mo pang sagutin ang mga sumusunod. Iguhit ang masayang mukha sa loob ng kahon kung tama at malungkot na mukha kung mali. Laging humawak sa magulang tuwing namamasyal. Tama! Ito ay masayang mukha. Masaya ang pamilyang laging magkakasama. Magaling! Ito rin ay masayang mukha. Nakapagpapatibay ng samahan ang pagkwekwentuhan. Magaling! Ito rin ay masayang mukha. Sundin ang mga babala sa puok pasyalan na pinupuntahan. Tama! Ito rin ay masayang mukha. Magpabili ng magpabili ng mga nakikitang laruan at pagkain habang namamasyal. Magaling! Ito ay malungkot na mukha. Ngayon naman ay iguhit mo ang puso kung ang nakasaad sa ibaba ay ginagawa ng inyong pamilya. Kahon naman kung hindi. Nakikipaglaro si nanay at tatay sa amin.
Kumakain ng sabay-sabay ang aking pamilya. Nanonood kami ng TV bilang libangan. Laging nag-aaway ang nanay at tatay. Naglalaro kami ng aking kapatid. Magaling mga bata, ganyan din ba ang inyong mga sagot? Tandaan natin ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya gamit ang mga pangkulay, kulayan ng mga salitang nagdudulot ng kasiyahan ng damdamin ng kasapi ng pamilya kapag sinasambit ito tuwing hihingi ng tulong sa gawain sa bahay. Ganito rin ba ang kinulayan nyo? Magaling mga bata! Ngayon naman ay basahin natin ang isang maikling kwento at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ang mag-anak. Sina Aling Rosa at Mang Carding ay may dalawang anak. Sila ay sina Lina at Rico. Si Rico ay masunuri na bata. Si Lina naman ay hindi. Lahat ng utos at bilin kay Lina ay hindi niya pinakikinggan. Araw ng Linggo nang magsimba ang mag-anak, pinagsabihan si Lina na umawak ng maigi upang hindi ito mawala. Nakabitaw si Lina dahil sa kanyang kakulitan. Iyak ng iyak si Lina dahil hindi na niya matanaw ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at nakita siya ng gwardiya ng simbahan at agad nahanap ang kanyang ina. Simula noon ay naging masunuri na si Lina sa kanyang mga magulang. Subukan na nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pangalan ng batang di masunurin sa kwento? Tama! Letrang C, si Lina. Saan nagpunta ang pamilya ni Aling Rosa? Magaling! Letrang B, sila ay nagpunta sa simbahan. Ano ang ginawa ni Lina nang siya ay mawala? Mahusay! Letrang B, siya ay iyak ng iyak. Sino ang nakakita kay Lina nang siya ay mawala? Mahusay! Letrang A, ang nakakita kay Lina ay ang gwardiya ng simbahan. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay nais ko kayong gumupit at magdikit na isang larawan ng inyong masayang pamilyang nagkakaisa. Bigyan ito ng isang maikling pagpapaliwanag. Mahusay mga bata! Salamat mga bata! Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!